Magandang buhay mga kabrum-brum. Ngayong araw na to, papakita ko sa inyo kung paano mag-install ng AES Mini Driving Light version 3. So ito assemble type na. So plug and play, easy to install. Wala tayong puputulin na wire sa motor na to, walang tatalupan. So no void warranty yung gawa natin. So dito sa AES Mini Driving Light, i-unbox natin. So ayan, makikita nyo. Ayan, may mga wire harness na siya. So sa wire harness, meron din siyang tagging. Ayan o, may mga nakasulat. So napakadali lang. So itong AES assemble type natin na mini driving, so ang features nito, kapag nagbusina ka, mabiblink yung mini driving. So sa mga 2015-2018 model, meron din additional sila na pwede maglagay ng pass switch. Kasi dito, meron na itong pass switch. So, install na natin. So, bago ang lahat, kalasin muna natin yung bearings dito sa headlight, saka dito sa front cover, and then yung dalawang side cover. Yan. So, FYI nga pala mga kabrum-brum, meron din akong video tutorial nyan dito sa YouTube channel ko. Hanapin nyo lang kung paano magbaklas ng kaha ng Snapper 150 2019 model, meron po tayo nyan. So ayan, nakabaklas na yung pairings. Start na tayo mga kabrum-brum. Nakita nyo to, itong stock speaker ng ano, na horn. So ito, yung tornilyo nito nasa baba, ilalagay natin sa taas. So itataas natin to. Tanggalin muna natin to dito. Kasi dito natin lalagay yung bracket, so sabit yun. So kailangan itaas lang natin siya ng bahagya. Kailangan natin ng 10mm. Na open wrench or close wrench pwede yan. Yan. Dito yan galing sa baba. So ang gagawin natin, dito natin siya lalagay sa taas. So ayan guys, mga kabrum-brum, so nakita nyo, andito na yung tornilyo niya sa taas. So nailagay na natin dyan. Naitaas na natin. So ito naman yung tatanggalin natin, itong dalawang bolt na to sa baba. Ayan. Ayan. Dyan natin lalagay yung bracket natin. So kalasin natin yan. Kailangan natin gumamit ng 14mm na socket or wrench. Basta makalas lang natin to, 14mm yan. So sa akin, meron kasi akong pambira. Medyo matigas kasi yan mga kabrum-brum. Ayan, okay na, natanggal na natin. So mga kabrum-brum, ito yung ano, yung items natin. So kunin natin ito. Ito. Ayan. So ito yung ilalagay natin dito. Ayan, dyan natin ilalagay. So tulak muna natin to. Pataas. Tulak natin itong stock horn na to. Ayan, ganyan. Para hindi sumabit yung mini driving. So, ilagay natin to ulit, yung tornilyo. Ayan.
Tapos higpitan natin ulit. Yan, mga kabulong, ganyan ang forma niyan. So, dapat ito, isuot pa natin dito yan, sa kabila. Yan, yan. Yan, ganyan ang style niya. I-adjust na lang natin to pababa, mamaya, for settings ng buga ng ilaw. So, dito naman tayo sa pag-install ng switch. So, itong switch na to, dito natin siya install sa side mirror dito. Yan. So, nakaganyan lang yan. So, napaka easy to install lang. Saka carry-carrying pindutin lang yan. So, install natin. So, ayan, mga kabrum-brum. So, na-install na natin yung switch. Ayan, di ba? So, caring-caring lang siya abutin ng ating daliri. So, dito naman tayo sa harap, pwesto. So, yung wire ng switch natin, pagkapangil lang natin dito, pababa, lusot natin dito sa may leeg. Yan, lusot lang natin sa may leeg. Para hindi pakalat-kalat. Yan. Yan, dito. Pababa. Kabrum-brum, ito rin yung wire harness ng ating mini drying pin. So, ito, naka-assemble na siya. And then, sa wire harness, meron kayong mga makikitang tagi. Napakadali lang. So, ito, unang-una, ang gagawin natin, nakita nyo to, itong may terminal lugs na to. May nakasulat dito na body ground. So, itatap natin to dito, sa may tornilyo na yan. Dito, sa may tornilyo na yan. Dito sa may right side. So, ito, magiging silbing negative connection. So, tap natin yan dito. Ganyan natin dito. Tapos ito, mga kabrum-brum, kung nakita nyo to, parang may relate na to na isa, yung nakahiwalay. Ilalagay po natin yan doon sa taas. So, yan din natin ulit ito sa laleeg. Usok natin ito sa laleeg. Yeah.
And then ito yung socket ng switch. So kabit na natin to. Mga kabumbro, meron siyang ano ha, meron siyang kanal. So dapat itapat natin yung pinaka kanal. Connect na yan sa switch. Tapos mga kabrum-brum, nakita nyo to, itong nakarolyo na to, mahaba to eh. So ito ilulusot natin to dito. Pag ganun, dun, papunta sa battery, dito natin siya lulusot. Ito, may nakasulat dito na battery positive. So dadalhin natin tong wire, mahabang wire na to, papunta sa battery. Mga kabrum-brum, ito yung relay ng mini driving. So sa box ng mini driving, meron din ako sinama na cable tie. So dapat ilagay natin yan dito para hindi siya gagalaw-galaw. Dito natin siya ikabit sa may bakal. Yan, ganyan. Diba? Para maayos ang tignan. Guys, nakita nyo to. Ito yung pinaka LED driving niya na may mahabang wire. Ayan. So, ito yung pinaka socket na kukonekta dito sa may adapter na to. So ang gagawin natin dito, gagawin natin dito ay ilulusot natin yan dito papunta roon sa kabila. Ito, itong ano na to, ilulusot natin yan dito para pag lumiliko siya, sasabay siya. So lusot natin siya dito sa may, ato nyo to, dito, dito natin lulusot, hindi dito ha, dito sa pinaka ano na ito. Yan. Ito, mga kabrum-brum. So, ito, ayan. So, nilusot natin dito. Hilahin lang natin to, ayan. And then, ikakabit natin siya dito. Ganyan. Yan ang tamang position niyan. Iikot doon, papasok, papunta rito para pag ano, sasabay lang siya sa liko ng manibela. So lagyan lang natin din ng strap to. Meron ako mga nilagay na strap diyan. So lagyan natin ng strap dito saka dito sa may wire na to.
So ayan, mga kabrum-brum. So ganyan. Diba? Para hindi siya sumasabit-sabit, maayos yung pagkaka install niya. So ito naman mga kabrum-brum, nakita nyo to, itong mahabang wire na to. So dito natin siya pararaanin, baganyan papunta sa battery. So paano nga ba natin mailalagay yan? Dali lang yan, mamimingwit tayo ng wire. Hanap kayo ng ano, ng alambre, or kung meron kayong mga wire dyan, ang gagawin natin, ilulusot lang natin yung wire dito. Bro, ito yung wire na pinalusot ko dito. And then ito yung dulo. Yan, yan ang dulo. And then ito yung dulo ng may nakasulat na battery passive. So ito, pagdidikitin natin siya. Yan, pagdidikitin natin siya. Gagawin natin ng tape. And then sabay nating hihilahin doon. So parang ganito. Para lang tayo nanguhuli ng isda. Ayan. Na parang ganito. Tapos hilahin natin dito. Ayan. O, diba? Nakahuli na tayo ng isda. Ay, wire pala. Tanggalin na natin yung binigit natin. Basta ang mahalaga, mapalusot lang natin to dito. Hindi na tayo magbabaklas ng ganito. Yun ang purpose natin. So, balik na natin to dito, paganyan. Yan. And then, lagyan ulit natin ng tape. So, saan nga ba natin ito ikakabit? Sa battery positive. So, ito yung battery positive. Nakita nyo, ayan, no? Positive sign. Diba? So, may terminal siya. So, dito, gaganyan lang natin siya. Kabit lang natin. Madali lang talaga nito. Basta sundan nyo lang yung video tutorial na to. Makakabit nyo ng tama ang mini driving. So ayan, higpitan nyo lang. So ayan, meron na tayong sariling fuse para sa mini driving. So hindi yan makaka-apekto sa system, sa electrical system ng sniper nya. So, ilagay lang natin dito sa gilid, paganyan. Okay, balik ulit tayo sa harap. Guys, nakita nyo to, itong wire na to, may nakasulat na positive. Ayan, may nakasulat na positive. So, ito, nakita nyo itong socket ng stock park light na pinagtanggalan natin. So, may makikita kayo dito na dalawang light brown saka isang black. So sa butas nito, tusok nyo lang ito, itong positive na to, dito sa may isang butas na to, sa tapat ng light brown. Parang ganyan, tusok lang natin. Yan, ganyan, tusok lang natin, and then ganyan natin. Lagyan lang natin ang tape dito. And then, para pag ibinalik yung stock park light, susuksok lang yan.
So meron na tayong positive connection. Tapos, ito, itong wire na to, ganyan lang natin. Then, lagyan lang natin ng cable tie ulit. To. Tapos, ito, itong natitira na to, puti lang natin dito. Ang ganyan lang. So doon naman tayo sa features na kapag bumusina siya, magbiblink yung mini driving. Mga kabrum-brum, so ito nakikita nyo to, itong color red na socket adapter na to. So tanggalin natin. Yan, ganyan natin. Dito may makikita kayo na color pink wire. Yan, may color pink wire dyan. So itong wire na to, dito may nakasulat dito, pink wire. Ayan, pink wire. So yung pink wire na yan, tutusok natin yan dito sa tapat ng pink wire. Tutusok natin yan. Gaganto lang natin. Ganyan. Tapos balik lang natin. Yan, ganyan. Isot lang natin. Tapos ito, ganyan lang natin dito. Yan. So, ayan, mga kabrum-brum. So, na-install na natin yung mini driving light na assemble type. So, testingin naman natin kung talagang maganda ba yung buga ng ilaw saka yung features niya. So balik na natin yung kaha. So ayan mga kabrum-brum, okay na, nabalik na natin yung kaha ng Sniper 150 ng Doxo. So ayan, nabalik na natin. So ito yung switch ng mini driving, and then ayan, dito nakapwesto yung mini driving sa T-pose. So FYI mga kabrum-brum, hindi po bawal dyan, dito po yung bawal. Tatandaan po natin, dyan po yung bawal. Kasi yan, nakapix po yan dyan. And then ang kagandahan yan, kapag lumigo kayo, susunod din yung ilaw. Yan, hindi po kayo madidiliman dyan. So testingin natin yung liwanag nya. So ayan, tamang-tama, katanghali ang tapat. Nakita nyo, ayan, may araw pa. So ang tamang pag testing ng mga LED lights, yung mas maganda yung may araw. So low beam, testing natin low beam. Ayan, natay nyo, di ba? So tinalo niya pa yung liwanag. So ayan, yung sinasabi ko, kapag ginagalaw niyo yung manibela, susunod yung liwanag niya. So low beam white, and then high beam white and yellow. So yung dinagdag natin na features na kapag nagbusina siya, magbiblink din yung mini driving. So testingin natin, magbubusina ako. Tanya, nagblink siya. So ayun, mga kabrum-brum, sana nasundan niyo yung wiring installation guide natin sa mini driving assemble type na kapag nagbusina ay magbiblink yung mini driving. So like and share lang mga kabrum-brum. Motosiglo Primera, always like sa ating mga paglalakbay. Ingat!